Sinabi ko sa kanya na ano, he has to find the purpose of what he's doing. Pinoy. Kasi sabi niya parang, sabi ko sa mga tagpuran siya, kung ito ba talaga yung gusto ko, sabi niya, ano bang gusto, tinanong ko, ano ba yung, before going to PBB, ano ba yung gusto mo? May gusto rin siyang profession. Sabi ko, kung gusto mo yung profession na yun, bakit siya gusto yung profession na yun? Para baka ipon din ako for my family, mabigay ko yung gusto mong ibigay sa pamilya ko, maibigay ko sa sarili ko kung ano yung deserve ko, magawa ko yung mga mag-iba ko pang plano. Sabi ko, ay kung ganun, diba, isipin ko na ito yung malaking oportunidad sa iyo, na baka maaaring ngayon pa lang magawa mo yung ibigay ko sa pamilya mo. Kaya kung makikita mo yun, ma-appreciate mo. Kasi since ano yan eh, ang purpose mo sabi ko nag-iba-iba from time to time. Sa simula, parang ang simula ng purpose mo, ma-experience ako. Ano na experience mo, ang susunod na purpose mo. Nung nasa showbiz ka na, ang susunod na purpose mo, pwede gusto mo lang kumita. Kaya ka nandito kasi gusto mo kumita na for your family. Sorry yan. Pagigay mo na sa pamilya mo yan, anong susunod na purpose? Ang purpose na yun para sa ibang tao. Kasi nagawa mo na yung para sa iyo. If you're able to realize that, everything will be better and everything will be easier. Hindi mo maiisip yung lungkot, yung pagod. Siyempre, tao ka, mararamdaman mo yung pagod. Pero makakakuha ka ng magandang rason kung bakit ka namumayo. Aware ako of what is happening around me. Aware ako dun sa mga social issues. Aware ako sa pinagdadaanan ng mga kabataan. Kasi market ko yun eh. Yung kabataan eh. Pinapatawa ko sila at alam ko kung bakit ko sila kailangan patawanin. Eh, rampant ang depression, stress, suicide. Diba? Sa Southeast Asia, isa ang Pilipinas sa pinakamatataas ang rate ng suicide. Kaya pag pinakikita ko at nalalaman kong taong malungkot, nininervyos ako. Para kailangan kong gumawa ng paraan to reach out. Kaya nung nakita ko si Edward, sabi ko, bago pa siya mapunta sa mas malungkot na malungkot pa, yung konting lamlam lang ng mata niya, talagang inano ko na, umasok na ako agad para mapangiti ko siya. Kasi natatakot ako eh. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari sa mga tao sa paligid. I committed suicide before. I went through depression. I went to a professional to seek help. It was me. Paano mo na ako? I am very blessed because I am surrounded by great people, smart people, intelligent people, and pure-hearted people. The likes of Ogie Alcasi, Regine Velasquez, and a lot more. Natutuwa ako kasi meron akong support group. Meron akong support group. Lahat ng mga best friends ko ever since high school, college, kasama ko sila hanggang sa bahay. Hindi ako nawawala ng kaibigan. Yun yung mga kaibigan kung bumabatok sa akin, sumasampal sa akin, sumasabunot. At pag sinasabi nila, mali na yan, hindi na tama, tama na, hinto na, awat na, meron ako mga taga-yugyog. Bukod doon, nagkaroon ako ng extended family pa, extended friends, yung sila Ogie Alcasid. May bago akong grupong kinabibilangan. Nag-gumawa sila ng small group for me. Ang title nga, yung pangalan ng group chat namin, Small Group ni Visceral. Sila yung gumawa nun kasi they felt what I was going through. So sila yung nag-reach out sa akin. Naramdaman nila ako eh. Tapos tinulungan nila ako. Yung mga words nila, okay, ang laki ng... Ano po? Okay ka na. I am more than okay. I am fantastic. I committed suicide when I was 19 years old. Tapos, nalulungkot ako every now and then. Pero yung depression ko, this year, kailan ba yung nag-concert ako sa America? May. Nung May, parang nagkakaroon ako ng anxiety. I didn't know what was going on with myself, with my mind, inside my mind. I didn't know. I was out of control. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ako nakakatulog. Umiiyak lang ako lagi. Hindi ako masaya. Pumapasok ako sa showtime na pinipilit ko yung saya. Alam ko hindi normal. Tapos umiiyak ako lagi. And I didn't know what's going on. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lungkot ko. So I had to go to a doctor to seek help. Nakatulong naman, pero mas nakatulong sa akin yung mga salita ng mga tao sa paligid. Napaka-importante yung linyan na sinabi sa akin ni Ogie at saka ni Regina, the mind is the playground of the devil. Pinaglalaruan ng demonyo ang utak ng mga tao para mawala sa focus at para ma-realize niya na it's not worth it. Para isiksik ng demonyo sa utak mo na malungkot ka, malungkot ka, malungkot ka, tama na. Pinaglalaruan niya. Pinapasok niya yung utak mo kasi yung puso niya, puso mo hindi niya mapapasok. Pure yun eh, yung heart. Diyos lang nakakapasok sa puso. Kaya
pag alam mo na, ayun na, naku, pinaglalaroan na naman akong demonyo, alam mo kung paano mo siya haharapin. Kasi alam mong nandoon siya pinaglalaroan. Pagkwentuhan ako, tapos isinisingit ko yung... Kasi alam mo yung mga signs, eh, no? Nakikita ko yung lungkot, yung pagod. Nakikita ko. Kasi unconsciously na-verbalize nila yung pagod na ako. Yung, oh, ba't malungkot ka? Wala. Yung malungkot ka, tapos hindi mo alam kung bakit. Alam na alam ko yun. Kaya... winaway ko, gumagawa ako ng paraan para makausap ko sila nang hindi nila namamalayan na pinapasok ko sila.